kung mag-open kag business, worth it ba mag-hire kag processor para sa mga legal papers like business permit, BIR, registration? Hi my loves, it's me again. My name is Ruby. Welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet, please do subscribe and hit the bell so you get notified every time I post video. So for today's video, we will talk about business and business ideas, I mean business tips regarding the legal papers. So worth it ba jud nga mag-hire og processor pag-process og mga business permit and another legal papers for the business? For me, kung taga diha ka ang lugar, like for example, kung suwito ka sa mga places kung asa ang kuan, asa magpapirma, asa ang mga pagkuha sa mga requirements, kung suwito ka, I think you don't need to. Tapos kung ano po imong negosyo, dili corporation, kana kung imong business is ikaw ra ang owner, pwedeng ikaw ra mag-process kaysa ako katong ako ang etery business, ako ra may ga-process. Karon nag-hire ko og processor diri sa akong another business, sa akong skincare. The reason why, it's because I'm new here and Davao is big. So malaki ang dako jud ang lugar diri sa Davao. So wala ko kabalug asa ang mga places nga pwedeng, like for example, kanang mga Bureau Fire, kanang mga sa Water District, kanang mga ngana, kay kinahanglan man nimong atuon magpapirma ka, and also daghan jud daghan mga barangay clearance first, and also first pag mag-open ka business, you should get that DTI first, and then yes, and then that's monay first requirements if you are going to get a mayor's permit or business permit. So yes, for me, if taga diha ka, swito ka ng lugar dayon, so okay lang kung ikaw ang mag-process sa imuhang business permit and all legal requirements for the business kung kaya ra nimo. Pero kung dili ka swito like me, like diri sa Davao, na ako diri sa Davao na assign, and diri ko nag-open og another venture, the skincare, so dako kay ang syudad, wala ko, dila ko na swito. So nag-hire ko og kananaong processor and also my accountant, nag-hire ko, and akong gi-hire si kuan kanang Ofamin office. Gi-recommend ra pud ni sa co-worker sa akong husband, so kanang mao may ilang gigamit dayon, iyang gi-recommend rin ako, and luckily they're very nice, they're very helpful, and yes, I'm happy that I met them. Kay naglisod jud ko, una ako ang unang nag-process, ako nagkuha og DTI, nagkuha ko BIR, and nag-start ko og process, and then I realized it takes too much of my time and money, of course, kay pinatupinan ni ka gasolina, or if you mag-commute ka, pliti, dagang kay siyag mga kanang agtuanan ba niya, lagyo-lagyo ang mga places. Ang katong sa akong itire, dili man kay taga-Baku man ko kabalo, nang dugo ra man ang mga places nga pwedeng ananaong kuan sa mga requirements. Pero this time, malagyo man, so kinahanglan kong mag-hire og processor. And I'm happy that nag-hire ko, kay napadali ako ang pag-process sa akong business permit and all the requirements sa akong business. And also, kananaong since ang venture karon is skincare, daghan kaayo siyang agian, moagi pa ka og kananaong FDA, then FDA LTO, license to operate, dayon mo agi pa jud kag after the license to operate mo acquire pa jud ka og FDA certificate. So yes, so daghan kay siyag agianan, so that's why nag-hire na lang ko processor para kananaong dili ko maglisod, and also at least sila kabalo man to sila, and kanimang good is I'm new sa aning nga business, so medyo kinahanglan ko guide. So mo nang kananaong for me, it's worth it siya kung mag-hire ka processor kung kanang daghan kayo kag kanang
kanang daghan bang requirements pag comply sa mga legal papers like business permit and the BIR. So, mga legal papers for the business. So, yes, for me it's worth it, and as I said, kung kaya nimo kananaong kuan, familiar nimo ang lugar nya, kaya nimo mag-process, okay po nga ikaw rin mag-process, pero kung dili jud kaya, pare na ako, abi na ako, kaya na ako, ako muna, mag, ako nagsugod, pero dili man din ako kaya, kay daghang kay agtuanan, and yeah, I feel like, since I'm in the process po sa R&D stage, sa akong research and development sa akong product, so medyo, it takes so much of my time, nga mo, inquire og mga requirements and process all the legal papers for the business, it takes so much of my time. So, it's worth it for me nga mag-hire og processor. So, mo to atong business tips, and if you have any questions, please don't hesitate to ask, and yeah, I'm happy to help sa the best I can. Sa ako ra pong na-experience, sa ako ra pong naagian. So, yes. And yes, and thanks again for watching. See you in my next vlog. Bye.